Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako nga pala si Jose, 60 taong gulang na. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang hindi ko malilimutang nangyari sa akin nung ako'y 25 anyos pa lamang, taong 1989. Natanggap ako noon bilang isang CQ sa may Pasay. Hindi ko na lang po sasabihin yung eksaktong lugar. Malayo pa yung bahay namin sa establishmentong binabantayan ko. Kaya naman naghanap na lang ako ng matitira na malapit dito. Hanggang sa nakahanap na nga ako ng pwede kong matirahan. Abandonadong bahay ito ng dati kong kaklase doon sa may Pasay. Libre lang po yung pagtira ko doon. Dahil sabi naman niya, napapabayaan na rin nila ito. Malayo pa yung ibang kabahayan doon. Ngunit ayos na rin. Mabuti nga ako, malayo ako sa ingay. Isang gabi, naglalakad na ako pa uwi noon. Hanggang alas 9 kasi yung shift ko, kaya malalim na ang gabi ngunit papauwi pa lamang ako. Habang naglalakad niya, meron akong nakasalubong sa daan. Isang matandang lalaking kuba na may daladalang mga halamang gamot. Flashlight lang po yung nagsisilbi kong ilaw noon. Ngunit gawa nga ng maliwanag naman yung buwan, nakita ko pa rin ang wangis niya nang hindi siya tinatapatan ng ilaw. Nalagpasan ko siya noon, ngunit napatigil lang ako sa paglalakad. Nang bigla siya nagsalita. Mag-iingat ka iho. Hindi mo kabisado ang lugar na ito. Wala ka pang alam sa ibang mga nilalang na naririto. Nagtaka ako sa sinabi ng matanda. Kami lang naman dalawa ang nasa daan ng mga oras na iyon. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Pagod at inaantok na rin kasi ako noon. Kaya bumalik na lang ako sa tinitirhan ko. Ang buong akala ko ay yun yung unang beses namin magtatagpo. Ngunit nagkamali ako. Sa pangalawang pagkakataon, nagkasalubong ulit kami sa parehong oras at daan. Wala lang naman sa akin yun. Ngunit hindi ko inaasahan na sa paglampas ko sa kanya, muli na naman siya nagsalita. At ang mas nakakagulat pa doon ay kung ano ang sinabi niya noong una ay ganun din ang litanya niya. Mag-iingat ka iho, hindi mo kabisado ang lugar na ito. Hindi mo alam kung ano pang mga nilalang ang naririto. Sa pagkakataon na yon, nakaramdam na ako ng kakaiba. Kaya't nilingon ko na siya, tinapatan ko siya ng ilaw. Nakita ko naman siyang lumakad lang patungo sa kanyang direksyon. Nakalayo na siya, kaya't hindi ko na siya hinabol pa. Pagkakinabukasan, gaya ng nakagawian, pumasok ako ng trabaho ng pasado alauna ng hapon. Habang nagbabantay, nakakwentuhan ko yung kasama kong sikyo. Napatanong naman ako sa kanya, "Pare, kilala mo ba yung matandang kuba? Yung palagi may dalang halamang gamot?" "Nako pare, wala akong kilalang ganun eh. Kahit minsan hindi pa ako nakakita ng ganun." Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Tagdoon naman siya kaya't papaanong hindi niya ito kilala o nakita man lang. Nung gabi ng araw na iyon, inaasahan ko na makakasalubong ko ulit yung matanda at hindi nga ako nagkamali. Dahil ilang metro pa lang yung layo ng lalakad ko mula doon sa trabaho ko, nagkasalubong ulit kami. Wala naman akong planong lagpasin siya. Gusto ko na kasi talaga siyang tanungin kung bakit nga ba paulit-ulit niya akong sinasabihan ng ganoon. Ngunit nagulat na lamang ako nang siya na mismo ang lumapit sa akin. Nagsalita pa nga ito. "Iho, mag-iingat ka." Pagkatapos nun, merong siyang iniabot sa akin. Isang bote na sa tingin ko, isang langis. Dagdag pa niya, "Nakikita mo ba ang langis na likido sa loob ng boteng yan? Tandaan mo ito. Kukulo ang lana na iyan kapag nandyan na sa malapit ang gustong malakit sa iyo." Nagdadalawang isip ako na abutin yun, ngunit kinuha ko pa rin. Hindi ko siya maintindihan. Sino nga ba yung gustong manakit sa akin? Gusto ko pa sana siyang tanungin. Ang kaso, lumakad na siya papalayo. Pagka-uwi ko, nilapag ko na lamang sa lamesa yung boteng binigay sa akin ng matanda. Kumain ako at natulog. Hindi ko na sinayasat pa yung boteng yun dahil
hindi naman talaga ako interesado. Pagkatapos nga po nung gabing yun, ilang gabi din ang lumipas nang hindi siya nagpakita sa akin. Hanggang sa dumating na po ang gabi na hindi ko talaga lubos inaasahan. Pauwi ako galing trabaho noon. Tahimik ko lang pinabagtas yung daan noon. Sa totoo lang, noong mga panahon na yon, doon sa daan na yon, nakakabingi po yung katahimikan. Masukol kasi talaga yung daan eh. At kapag ganong oras, bibihira lang po talaga yung dumadaan doon. Psst! Psst! Habang naglalakad, nakarinig ako na para bang may sumitsit sa akin. Napaisip naman ako, sino kaya yon? Nilibot ko ang ilaw ng flashlight ko. Kaso, wala naman po ako nakita. Pinagsawalang bahala ko na lamang yon. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero sa pagkakataon na yon, mahigpit po yung pagkakahawak ko sa dalakong batuta. Kako, kung sino man ang lokong biglang susulpot at tangkain akong saktan, hinding-hindi ako mag-aatubiling ihampas sa kanya ang batuta ko. Maya-maya, nawala na rin po yung sitsit. Medyo nakampante na rin ako. Medyo malapit na rin po kasi ako noon sa tinitirhan ko. Hanggang sa ilang saglit lang, may narinig na naman ako na kung ano. Para itong tunog ng pagispas. Alam kong hindi yon galing sa ordinaryong ibon lamang. Para bang napakalaki ng pakpak. Napakalakas kasi ng hangin at napakaingin ng tunog na nagmumula doon. Sa pagkakataon na iyon, nakaramdam na ako ng takot. Hindi yun ordinaryong ibon. Kaya ano yun? Maya-maya, narinig ko ng mukhang papalapit na sa akin yung tunog ng pagispas na iyon. Sa tingin ko, tinatarget ako nitong salakayin. Napayoko naman ako. Naramdaman ko kasing tumaan sa itaas ko yun. Ramdam na ramdam ko pa nga yung napakalakas na hangin ng dumaan ito. Nagulo pa nga yung buho ko. Hayop! Ano ba yun? Napaupo na ako nun sa daan. Yung kamay ko naman, nalagay ko sa ulunan ko. Pabalik-balik ito sa itaas ko. Para bang gusto niya akong dagitin anumang oras. Ang pinaka-pinanghihinayangan ko noon, inaiwan ko yung baril ko sa kasamahan kong sikyo. Kaya wala akong pangdepensa kung sakali. Yung batuta ko lang. Napapikit na lang yung mata ko. Ngunit kaagad kong naalalang maliwanag pa rin pala ang buwan noon. Basa din ang daan. Kahit maaari kong makita ang refleksyon niya kung sakali mang lumipad ito sa harapan ko. Maya-maya, dito ko nang iminulat yung mga mata ko. Tinuon ko yung vision ko sa daan. At dito, nakita ko na yung refleksyon ng nilalang na iyon. Isang malaking ibon. At sa buong buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganoon kalaki na ibon. Ngunit, hindi ko pa masyadong makumpirma sa mga oras na iyon. Napakabilis kasi, hindi ko rin masyadong naaninagan. Sa tingin ko nga, pinaglalaruan lang ako noon. Pabalik-balik lang siya ng paglipad sa itaas ko. Habang tumatagal, pababa ng pababa yung lipad niya. At kaunti na lang talaga, matatangi na ako. Gusto kong tumakbo noon. Ngunit naisip kong baka sa gagawin kong yon, baka mas madali ako ng ibong yon. Pumirmi lang ako sa pwesto ko. Hindi ko na alam yung susunod na gagawin. Takot na takot ako. Napakabilis lang po kasi ng mga nangyayari. Hanggang sa maya-maya, may kung sino nagpaputok ng baril. Yung nilalang, lumipad po kagad papalayo. Agad naman akong tumayo. Tumingala pa nga ako upang makita iyon. Kaso, ang bilis po nitong nawala. Iyo, di ba ang sabi ko sa'yo ay mag-iingat ka? Sa hindi inaasahan, bigla pong lumito yung matanda. Ito yung matandang nagbigay sa akin noong butilya na merong lamang langis. Manong, anong ginagawa niyo rito? Kayo po ba yung nagpuputok ng baril? Noong una, mga halamang gamot lamang yung daladala ng matanda. Ngunit noong mga oras na iyon, hindi ko na mawari pa kung ano yung mga daladala niya. Alam na niya na nandito ka. Pinapayuhan kitang lumisan na dito.
Ngunit alam kong hindi ka naman basta-basta aalis. Heto, buntot pagi at halamang kaktus. Alam ko namang hindi mo madadala itong kaktus kung saan ka paparoon kaya't suotin mo na lang itong kuntas na krus. Takot sa mga yan ang aswang. Sunod-sunod na naiabot sa akin ng matanda yung mga binanggit niya. Kinuha ko naman yung mga iyon habang paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko yung nabanggit niyang salitang aswang. Hindi nagtagal, umalis na rin ito kahit umuwi na rin ako dala-dala yung mga binigay niya sa akin. Pagkadating ko naman sa tinutuluyan ko, tinabi ko naman ito. Pagkakinabukasan, pagpasok ko ng trabaho, kinuwento ko agad sa kasamahan ko yung nangyari sa akin noon at gaya ng inaasahan ko, hindi siya naniwala sa akin. Bagkos, tinawalan lang po ako nito. Lalo pa nang banggitin ko ang sinabi ni Manong tungkol doon sa aswang. Ang sabi ko naman, hindi nga rin ako naniniwala doon. Para sa akin, ginagamit lang yun ng mga matatanda na panakot sa mga batang makukulit. Pero pare, matanong ko na nga lang din. Nagkaroon na ba talaga ng aswang dito sa Pasay? Di ba taga rito ka? O kaya naman ng mga bali-balita, mga chismis, mga kwento-kwento? Ah, alam mo pare, may mga ilang kwento eh. Pero hindi ko sigurado kung totoo. Dati kasi, may bagong salta dito sa lugar namin. Bigla na lang nawala. Ang sabi ng iba, malihim daw umalis kasi nakipagtanan sa nobya niya. Pero ang sabi ng iba, kaya daw nawala ng biglaan. Inabiktima raw siya ng aswang. Uy pare, di ko sinasabing totoo yan ha. Ako eh, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kagaya ng sabi ko, kwento-kwento lang. Kagaya ng sabi niya, bagong salta din ako doon sa lugar na iyon. Kaya naman napaisip ako ng malalim. Pareho kami ng sitwasyon. Posibleng umalis siya at nakipagtanan. Ngunit may posibilidad din na kagagawan iyon ng aswang. Kahit pangiti-ngiti lang ako noon, sa totoo lang, medyo kinilibutan ako. Natakot ako para sa kaligtasan ko. Nang sumapit na nga ang gabi, umuwi na ako. Sa pagkakataon na iyon, daladala ko na ang baril ko. Para kung sakali man na salakayan ako ng malaking ibon na iyon, may panlaban ako. Sa kabutihang palad, ligtas naman po akong nakauwi. Wala yung malaking ibon sa daan, maski yung matindang kuba. Pagka-uwi ko, naglilinis at kumain ako. Tapos ay humiga na ako. Siguro mga pasado alas 10 na po ng gabi noon, humilata na ako sa kama upang matulog. Habang nakahiga, laman ng isipan ko yung sinabi ng kasamahan ko. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Ngunit dala na rin po ng antok, pati pagod. Nakaedip na po ako ng hindi ko namamalayan. Sa gitna ng pagtulog ko, naalimpungatan ako. May narinig isa akong ingay mula sa bubungan ko. Yung ingay po na iyon, para bang mga yabag. Yabag na sa tansya ko, kasing laki ng paa ng tao. Hindi siya sa mga pusa. Malakas kasi yung ingay na nagagawa nito. Ang unang pumasok sa isip ko, baka magnanakaw. Pero maya-maya, narinig kong parang may kumukulo. Agad kong naalala ang sinabi ni Manong, yung tungkol nga doon sa boteng binigay niya sa akin. Tinignan ko yung lamesa, doon nakapatong yun. Nagulat na lamang ako, kumukulo ko si ito. Paano ka kung mangyayari yun? Paano kukulo yun? Hindi naman inaapuyan yun. Kinuha ko yun, tinignan ng malapitan habang dinig na dinig pa rin yung ingay sa bubungan. Habang tumatagal, mas lumalakas yung ingay na para bang kumakahig pa nga. Dito ko na naisipang kunin yung baril ko sa aparador. Lalabasin ko na rin. Gusto kong makita kung ano nga ba yung nasa bubungan. Ngunit maya-maya lang, tumahimik na. Nawala na lang din yun ng bigla. Nakampante na ako. Pagtingin ko ng relo, pasado alas 12 na po ng gabi. Bumalik na lang ako sa pagiga ko. Iniwan ko na nga nakabukas yung mga ilaw. Nang ipipikit ko na sana yung mga mata ko,
bigla na lang pong nagising yung diwa ko. Nawala din po yung anto ko. Naiwan ko rin kasi nakabukas yung pinto ng silid ko. At sa labas po nun, may nakita po akong isang nilalang. Akala ko na mamalikbat lang ako, pero napabangon ako. Totoong meron nga. Para itong isang malaking ibon, malalapad at mabalahibo ang pakpak. Matutulis yung kanyang mga tenga. Mahaba yung mga kuko sa kamay at paa. Pulang-pula yung kanyang mga mata. At sa bibig niya, merong tumutulong malapot na likido. Para ding asido. Wari ba'y takam na takam sa akin? Hindi na ako nagpasikot-sikot pa. Mabilis kong kinuha yung baril ko. Nasa tabi ko lang yun. Nagsimula na rin itong lumapit sa akin. Nilabas niya ang kanyang mahabang pangil. Hindi ako naniniwala at ayokong maniwala na meron talagang ganon. Ngunit noong mga pagkakataon, napasabi ko na totoo nga yung aswang. Dito, binaril ko po siya. Pinaulanan ko siya ng bala. Karamihan na itumatama ngunit para bang wala itong epekto sa kanya. Kaya ang ginawa ko, dinampot ko naman po yung puntot pagi na bigay sa akin ng matanda. Pinaghahampas ko siya noon at sa bawat hampas ko naman sa kanya ay may tumatalsik na bagay sa parte ng kanyang katawan na siyang natatamaan ko. Nakailang hampas na nga ako ng puntot pagi, ngunit tumalaban pa rin ito. Hanggang sa bigla na lang dumating yung matandang kuba. Meron siyang daladala na kung ano, tubig na suspecha ko, holy water. Sinaboy niya yun sa aswang at kasabay noon, bigla po siyang nagdasal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sinabayan ko yun ng paghampas ng buntot pagi sa kanya. Dahil doon, pumalahak yung aswang. At bilang saglit nang po, napaatras kaming dalawa nang bigla pong lumiyab yung aswang. At di nagtagal, naging abo ito. Hindi ko lubos akalain na nung gabing yun, makakakita at makakapatay ako ng aswang. Ang sabi ni Manong, isa raw siyang albularyo. Galing pa raw siyang probinsya pero dahil kinuha na siya ng mga anak niya, doon na raw siya sa Pasay. Dati pa nga raw niyang naririnig yung tungkol sa mga nawawalang dayo. Ilang beses na nga raw niyang hinuhuli yung aswang, pero lagi siyang nabibigo. Pero sa pagkakataon na yon, hindi na siya papayag pang makabiktima yung aswang. Kaya ginawa niya ang lahat para maprotektahan ako. Pero alam mo iho, kahit napatay na natin yung aswang na yan, mas maigi kung lilipat ka pa rin. Tinandaan ka na ng aswang. Maaring paggigantihan ka naman ang kanila. Ako ay kaya ko naman silang labanan. Pero ikaw, hindi kita mababantayan palagi. Marami pang aswang dito sa Pasay. Yung ibang mga taga-pubinsya, lumipat na dito dahil mas maraming pwedeng maging pagkain dito. Natutunong makihalubilo sa mga normal na tao yung mga aswang. Kaya hinding-hindi mo sila mahalata kapag nakaanyong tao sila. Kaya kapag wala kang alam, madadali at madadali ka nila. Kaya hanggat maaari at sa madaling panahon, umalis ka na dito. Dahil po doon, hindi na rin po ako nagtagal. Ayoko na sa Pasay. Lumipat na lang po ako ng Taguig. Na sinuwerte naman po ako. Dahil doon, mas gumanda po yung buhay ko, pati trabaho ko. Doon ko na nga rin nakilala yung napangasawa ko. At hanggang sa mga puntong ito, nandito pa rin po ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Sana po nagustuhan ninyo. Marami pong salamat Sir Paul. Yun lang po. Ingat po tayong lahat.
Hello guys, kamusta ang lahat? Sana po nagustuhan yung kwento sa araw na ito. Shoutout tayo, pero bago yan gusto ko po magpasalamat sa mga bumati sa akin kahapon. Thank you so much guys. Maraming salamat. Okay, batiin shoutout tayo, shoutout. Unang-una, syempre, sino pa ba? Si Miss Lady Warrior 08. Next, si Rowena Mendahe. Next, si Dimple Sumi, si Miss First. Yael Alexis, Jomari Di Guzman, Emelda Reyes, City Nonoy, Dog and Cats at Home, Sara Joy Gonzalez, Raylene, Freddy Dimaano, May Hortelano, Arlene Aspan, Di Santiago, Chanyel, Stealth Assassin, Luto na Redosal, Sassy Girl, Gemma Cormia, Genevieve Carbonilla, Rosalinda Jimenez, Karen Brescia, Rowena Tabola, Luto na Red Rosal, Miss Creepy Creator, Andrew Falsis, Ali Bueno, Mary Mario Lila Jr., Rose Misola, Mr. Calls, Brizel, Rose Fabro, Clyde 190, Donna Prades, Neta Buay, T Channel, Betlisa, Adrian Ruby, Jomar Kayan, Jomar Kayan, tama, Kenneth Neal, Keep On Going, Vanessa Angeles, Jasmine Domingo, EJ Easter, Rosario Jose, Seto Kaiba, Marian, N. Kitchen, Virg, sabi niya, OMG Capricorn si Sir Paul, kaya pala so suave, happiest birthday po. Oh yes, Capricorn ako. Thank you. Jedayin, Grace Redondo, Night Fury, Christina Lazaro, OPM Car, happy birthday idol, sabi ni Rosewell Alcaraz, Bobby Ongsueco, Zaira May Villanueva, RYTS Gameplay, Jeneline Alegre, Luis Macagapal, Lizelle Blas Latigan, Jajakil Go to Hell, Amihan Grande, Edward Manawat, BZNT Wi-Fi, Lady Warrior 08, Love Astrobal Le, Astrolabe, Welma pala, Adela Lim, Rowena Valedo, Mildred Go, Clea Kinari, Jelene De Thomas, Jilin De Thomas siguro to, Lourdes Grace Garde, Makabago, Juvi Sige, Teta Hana Vlog, Dalia Rodriguez, Maylene Salatan, Maria Chelsea Argamosa, Irene Huang Aldaba, Filipina Palsario, Rosalinda Dimaano, Dulce Silva, Raven Labrador, Umi Formi, Siarma Roca, Romar Lonya, Romnick Saher, Marcia Dalmino, Ann Karen Soriano Bonifacio, Raymar Baligod, May Melody, Tess Villarico, Maria Zabina Frondosa, Life Coach, Halakadiha, Rochelle Lamudin, Key Pinker, Irez Zino Piquez,
Alexander Ponce, Christian Itable, Sidel, Carmelita Mabanag, Elysia Elise Cien, ang hirap kasi na. Lady Warrior 8, Rosemary Cagayan, Lednud Chab, Diomedes Lumba, Aileen Bayotas, Adelson Manansala, Jeron Clavillas, Jasmin Maimot, OG Parayaw, and last po siya shoutouts natin for today, mga nag-replies, Lerma Lumuna, May Hortelano, Crisanti Jandrea, ML Reyes, Lady Warrior 08, Bobby Ong Sueco, Abby Francisco, Mary Jane Elise, and last po sa shoutout natin for today ay si Kima Ru Senpai. Haba. Anyways guys, muli nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumati sa akin, sa amin ni Mrs., sa aming anniversary. Thank you so much. Yun lang. Sa susunod na lang po ulit na kwento. Mac, Pancet, out.